yung paulit-ulit ka nang niloloko pero ayos lang sa'yo, edi, wow! Friend, break na kami! Di ba sabi ko naman sa'yo tama na? Oo, friend, ayoko na! Sobra na! A few inches later... Friend! Ah, friend, sinend ko na yung advice ko sa'yo. Copy-paste na lang from the last time. Love you, friend. Kaya mo yan. Pagbigyan mo ulit. Try and try until you die! Linawin ko lang, hindi masamang magpatawad ng paulit-ulit. We are actually called to forgive as the person asks for forgiveness. Hindi rin masamang magmahal kahit pa nasasaktan. Ang Diyos nga, kahit sinasaktan natin, mahal pa rin tayo. Ang mali ay ang paulit-ulit ka rin nagre-reklamo sa ginagawa sa'yo, pero paulit-ulit ka rin nagpapaloko. Worse, parang niloloko mo na rin ang mga taong palaging dumadamay sa'yo. If you really cannot handle the pain, then let go from it, run away from it. You can forgive, you can love, but you can also set limitation of not allowing the person to destroy you over and over. You deserve better. Alam mo kung bakit ka nasasaktan? Kasi nag-expect ka! Uy, tara, outing tayo! Tapos drawing lang pala! Uy, reunion tayo! Tapos tatlo lang kayong pumunta! Uy, may ayuda tayo! Tapos hindi ka kasama! Uy, tayong dalawa hanggang sa dulo! Tapos iniwan ka rin niya! Uy, sige! Minsan hindi mo na rin alam kung sino ang mali. Sila ba na nagpaasa o ikaw na naniwala? Mahirap na rin kasing malaman kung sino ang nagsasabi ng totoo at kung sino ang nagseseryoso. Looks can be deceiving, sweet words can be alluring, promises can be captivating. Kaya nga kahit mga nag-iisip, nauuto. Minsan hindi rin naman talaga nila ginusto, sadyang hindi lang talaga para sa'yo. Pero ganyan talaga ang buhay, hindi maiiwasan, masasaktan ka talaga. Ang mahalaga, natuto ka. So the next time, do not just base your happiness to something or give your whole heart to someone, but to the one who is faithful until the end. Si God yun. Tahan na. Hindi nyo kasi naiintindihan! Alam mo yun, yung feeling na hindi mo kasing galing yung iba, kaya palaging iwan ka. Yung feeling na hindi ka kasing ganda o kasing gwapo ng iba, kaya hindi ka pinipili o kaya pinagpalit ka. O yung feeling na hindi ka nakikita, kaya pilit ka nagpapapansin, pero kulang pa rin. Pero take note, may mga taong nagpapalakas ng loob mo, sinasabing ganyan ka, ganito, pero hindi pa rin nawawala yung bigat sa puso mo, kaya minsan gusto mo na lang sumigaw ng hindi nyo kasi naiintindihan! Naiintindihan kita, kasi ganyan din ako. Kinakain ng insecurities ko, unti-unti na-realize ko na nangyayari ang gulong ito sapagkat hinahanap ko ang worth ko sa sinasabi ng mundo at ng mga tao, napagod ako. Kaya mapagod ka na rin. Starting today, let's find our worth in God because we are created in His image. You are not a mistake. You are not a failure. In His eyes, you will always be precious. And there's someone out there who will always appreciate you. Hindi man kita kilala, but for making it this far, I appreciate you. Narito ang iba't ibang uri ng mga nanay. Hoy Carlito, bumili ka ng toya sa labas. Hala, ako na naman. Hoy Carlito, yung pinagigaan mo, likpitin mo yan. Ay, Ferdinand. Ay, Marco. Ay, ano na nga pangalan ng bunsong anak ko? Ma, ako to, si Natoy na mahal ka. Hello Carlito, alas 8 na lang gabi, umuwi ka na. Hala ma, acquaintance night namin ngayon, kakasimula lang. Sige, diyan ka na lang matulog sa labas. Anak, di ba sinabi ko naman sa'yo mag-aral ng mabuti? Alam mo namang para sa kinabukasan mo yan. Yan lang ang kagamangan na pwede namin ipamana sa inyo. Carlito, pinaiyak mo naman ang kapatid mo. Hindi ma, naipit yung kamay niya sa pinto. Nasaan ba yung hangin ko dito? Ay hindi, yung wales. Ay hindi, yung chinelas. Ay hindi, yung bell. Carlito, ano namang ginawa niyo sa bahay? Anak, kumain ka na ba? Naku, mga ngayayat ka niyan. Yung likod mo, lagyan natin ng bimpo. Baka magka-pulmonya ka. Okay lang ako ma, nakakahiya. And lastly, your own unique mom o kahit sinong tumayong ina sa buhay mo. Let us honor our parents. Sa lahat po ng ilaw ng tahanan, Happy Mother's Day! Shout out sa mama ko! 4. Deadliest pandemic and epidemic in history. Spot number 4! Ang Antonin Plague. Pinaniniwalaan na katulad ng coronavirus ngayon, nagsimula daw ang virus na ito sa China. At halos pabagsakin nito ang buong Roman Empire sa dami ng mga namamatay sa kanilang military, kasama na si Emperor Marcus Aurelius. Wow! Nag-research! Ang estimated number of death, 5 million! Spot number 3! HIV and AIDS. Pinaniniwalaan nagmula ito sa Democratic Republic of Congo, kung saan na-transmit ang virus mula sa chimpanzee. Uy, hindi ako. Nakakapit lang ako dito, no? To human! Dahil kinakain nila ito. Ano? Masarap ba? Nagpapasa-pasa naman ito from one infected person to another through sexual activity and syringe use. Kapag napahina na ng HIV ang immune system ng tao, hahantong na ito sa AIDS kung saan wala bang naiimbentong lunas. Oh my bulay! Ang estimated number of death na patuloy pang nadadagdagan, 36 million! Spot number 2! Ang Spanish flu.
Dahil naganap ito during World War I, hindi inilalabas ng ilang mga bansa ang tunay na epekto ng virus sa kanila. Pero dahil neutral noon ang Spain, malaya nilang inihahayag kung ano ang nagaganap dahil sa virus na ito, kaya tinawag na Spanish Flu. Te amo, te quiero. Ito ang pandemic na nag-infect sa 1/3 of the world's population. Imagine! Imagine! At ang mas nakapagtataka, hindi mga bata o matatanda ang karamihan ng mga biktima, kundi ang mga young adults. Ang estimated number of death, 50 million! Spot number 1! Ang Black Death. Mahilig ka ba sa black coffee? Ako sa white coffee, yung malinam na. Pinaniniwala ang nagmula ang virus sa Asia na malawak ang inapektuhan ng Europa. Naging mabilis ang pagkalat nito dahil na naman sa mga daga at mga pulgas na pakalat-kalat lamang sa mga sambahayan. Oh no! Para maiwasan ang mas pagkalat nito lalo na sa mga karatig bayan, in-isolate noon ang mga sakay ng barko for 30 days na kung tawagin ay Trentino. Dinaglaon, dinagdagan pa ito ng 10 araw para maging 40 days na kung tawagin ay Quarantino. Dito na nag-originate ang salitang quarantine na ginagamit natin hanggang ngayon. Oh, yun pala yun. Ang estimated number of death, 200 million! Kung pwede sanang cash na lang yun. Pero alam mo kung ano ang mas nakakabahala sa mga ito? Ang kawalan ng pakialam ng mga tao. May magagawa tayo para hindi na umabot sa gantong punto ang pandemyang meron tayo ngayon. Makiisa sa mga alituntunin, tumulong sa mga nangangailangan, at manalangin sa Diyos. Palaging tatandaan, when things are getting out of control, God is and will always be in control. Kaya kung meron ka dapat takot, fear of the Lord because He is mighty and powerful. Kaya natin to! Makakabangon ulit tayo! Kita-kits ulit tayo sa susunod na kaalaman. Maging mapanuri! Mapagmatyag, matanglangit, matanglangit. Whoops! Teka, iiyak ka na naman. Sige lang. Alam mo ba na masarap ding umiyak paminsan-minsan? Sounds on! Pero true! Kasi sa bawat luha, tila lumalabas ang sakit, bigat at kinikimkim mong inis. But remember this, nag-rhyme. You are pressed but not crushed. Dahil ang mga problema, pinaparatag ka. Persecuted not abandoned. May mga nananakit sa'yo pero may kakamti ka. Struck down but not destroyed. Akala nila talunan ka pero muli nilang makikita ang iyong saya. You are blessed beyond the curse for His promise will endure. Sa dami ng mga pagsubok, mas marami pa rin ang mga pagpapala niya. And His joy will be your strength. Dahil may Diyos, nasasamahan ka. Oo na, kanta yan. Pinapasaya lang kita. Ngiti ka na. Para sa friend mong pusher. Uy friend, bili ka naman, isa lang para matikman ko. Hindi nga pwede, nag-iipon ako. Ito naman ang damo, to isa lang, sige na. O eto na nga, manong pabili nga, pakyawin ko na. Uy, sama ka na sa amin sa gala, minsan lang to. Hindi nga pwede, magre-review ako. Eto naman, walang pakisama, once in a lifetime nga lang. Eh sige na nga, mama may overnight project kami, madaling araw na ako uuwi. Uy friend, sa yung crush mo diba? Uy hindi, hindi ko nga siya gusto. Aminin mo na kasi siya yung crush mo. Uy, crush ka ng kaibigan ko. O sige na nga, crush ko na, papakasalan ko na nga eh. Makapush ka, push kita dyan eh. It's a gift to have supportive friends, but supporting is different from tolerating and leading someone to destruction. Ang lahat ng bagay ay may limitasyon, kahit biruan lang ang intensyon. Because what we don't know is it brings pressure to someone. So kahit ayaw talaga niya, nagugustuhan niya. At kahit makakasama sa kanya, napipilitan siya. Ganito na lang, kesa ilid mo sila kung saan, ilid mo na lang sila kay God. Because the best kind of friendship is a God-centered relationship. Let's be a blessing to one another. Please. 6. Unforgettable kid-oriented show in the Philippines. Number 1. Ito ay hango sa Sesame Street at dito nakilala si Pong Pagong at Kiko Matching. Ano ito? Batibot, ang longest running children's show in the country. Nagsimula ito taong 1984 sa pamagat na Sesame, pero taong 1985, tinawag na itong Batibot, isang lumang salitang Tagalog na ang ibig sabihin ay small but strong. Number 2. Dito nakilala si Kuya Boji Pascua. Uy, kaapelyido! At ang kanyang sidekick na si Porfirio. Ano ito? Apple Apple! Ito ang palabas na nagtuturo ng basic English lessons gaya ng grammar at vocabulary. Nagsimula ito taong 1999. Don't English me, I will English you! Number 3! Ang show na nakatutok sa pagbabahagi ng mabubuting asal sa pamamagitan ng mahihiwagang kwento. Ano ito? Hilaya, lalawani, hilaya, lalawani.
Hiraya Manawari. Ito ay nagmula rin sa isang lumang salitang Tagalog na nangangahulugang sana ay matupad. Nagsimula ang unang palabas nito na pinamagatang Habi at Hiwaga taong 1995. Number 4. Papahirapan ko pa ba? Tungkol ito sa mga numero. Ano ito? Mathinik, ang palabas na nag-alis ng kaba ng napakaraming bata sa asignaturang matematika. Pero nung high school at college na, wala nang basic. Dumating na ang geometry, algebra, statistics at marami pang iba. Number 5. Sa palabas na ito, sumikat si Agatom, Anatom, ikaw na palaging gutom, Ugat Puno, Kuya Bok at Ate Winnie. Ano ito? Sineskwela, ang multi-awarded na palabas dahil sa maganda at malikaing pagpapaliwanag ng agham at siyensya. At saka, ang ganda kayang kantahin ng theme song nito. Ang palabas na inabangan hindi lang ng mga bata, kundi ng mga matanda tuwing Linggo ng gabi. Ano ito? Once upon a time, nagsimula ito taong 1995. Alam nyo ba na ang gumanap sa unang episode nito ay si Judy Ann Santos at ang pumanaw na aktor na si Rico yan. Ito ay punong-puno ng iba't ibang mga kwento ng imahinasyon, pero lahat ay may importanteng leksyon. Sana all importante. Ngayon, marami ng mga palabas pero hindi angkop sa mga bata at napapabayaang panoorin ng mga bata kahit rated SPG. Buti na lang, may konti pa rin mga educational shows at isa sa mga paborito ko, ang Superbook, ang palabas na nagtuturo ng mga kwento sa Biblia. Tandaan, bata man o matanda, hubugin natin hindi lamang ang ating utak at puso, kundi ang ating pananampalataya, because at the end of this life journey, what matters is not our possession, intelligence, glory and honor, but our relationship with Jesus as our Lord and personal Savior. Sabi nga sa Bible, man shall not live on bread alone, but by every word that comes out from the mouth of God. Kita-kits ulit tayo sa susunod na kaalaman. Yee! Series na nga! Maging mapanuri, mapagmatyag, matanglangit! Matanglangit! Sabihin mo sa akin yung totoo! Okay. E paano mo sabihin sa kanyang may putok siya? Teacher, yung seatmate ko po, may putok! Kaya lakas, di ba? Pla-pla ka, friend! Hindi maganda outfit niya. Ang pangit, ang weird, huwag ka tumabi sa akin. Sama ugali niya. Ang sama talaga ng ugali mo. Ha? Wala akong pakialam kahit marunig nilang lahat. I-video niyo pa! I-video niyo! Wala namang masama sa pag-asabi ng totoo, pero dapat sa paraang hindi nakakasakit ng ibang tao. You cannot always use honesty as an excuse to hurt other people. There's always an exemption and limitation. Even the Bible, it teaches us to speak the truth in love. Sabihin mo ng maayos, sabihin mo ng mahinahon, kausapin mo ng harapan, at magkaintindihan. Uy friend, alam mo natutuwa ako lately sa bago kong discovery. Effective na deodorant, nakakaputi, tas hindi nakakapawis. Bigyan kita bukas. Your outfit? It's cool. It shows your personality. Pero pwede siya makakuha ng mixed reactions. May suggestion ako sa'yo. Uy friend, pwede ba kita makausap mamaya? Binabalyo ko kasi yung friendship natin. O diba, magaan sa pakiramdam? Napapractice yan. Knowledge without application is useless. Kaya gawin natin ito. Pinas! Pataas! Ano kaya ang mga common na alalahanin ng mga Pinoy ngayon? Dumarami pa rin ang cases ng COVID. Paano kung mag-declare ulit ng lockdown? Paano ni trabaho ko? Paano ni pag-aaral ko? Paano ni negosyo namin? Paano ni kasal namin? Pero teka, pang-ilang wave na ba to? Second wave? Third wave? Kami-kami wave! Problemado na ang mga tao. Pero hindi naman natin masisisi kaagad ng iba kasi hindi naman lahat may kakayahan o mayaman. Pero ano man ang estado mo sa buhay, subukan mo itong pakinggan. Hindi na natin mababago ang takbo ng mundo, kaya pakalmahin mo sana ang puso mo. Aralin ko ano ang pwedeng gawin at huwag na huwag magpapakain sa alalahanin. Sabi nga sa Bible, can any of you by worrying add a single hour to your life? Alam mo kung paano mawawala ang worry? Know God more, para maalala mo that He is good, He is able, and He is faithful. Kaya natin to. Bakit ganito? Bakit ganun? Napansin mo, kahit ano ang ibigay sa tao, meron pa ring reklamo. Well, hindi naman lahat. Just saying. For example. Sobrang init naman. Hindi ko na kayang mabuhay. Lamig-lamig naman. Kailan na magsasummer? Inay, gusto ko po talagang mag-aral. Gawin niyo naman po ng paraan ni Itay. Ayoko na mag-aral. Ang dami-daming requirements. Makapag-ML na nga lang muna. Dapat kasi mag-declare na ng lockdown para hindi na kumalat yung virus. Unity naman, guys. Kailan ba matatapos ang lockdown na ito? Buring na ako. Relate. Sometimes, God is not changing the situation because it is us He wants to change. Did you know that there's a story in the Bible about the Israelites na naabot ang kanilang promised land for 40 years na dapat sana 11 days lang? Alam mo kung bakit? Dahil sa pagreklamo at pagiging pasaway. Gusto mo abutin ng 40 years ang lockdown na ito? 40 years bago ka maging successful? 40 years bago ka magkajowa? No! Starting today, assess yourself, have a grateful heart, obey the Lord, and do things without grumbling. In everything, give thanks. You did not say it was easy.
It's such a shame I went apart. You did not say it was easy, but you said you would not leave me when it gets so hard. I'm coming back to you, God. Babawon ako, dudurugin kita! Madali lang para sa iba ang sabihin ng mga salitang hayaan mo na? Alam mo, huwag mo na lang pansinin. Patawarin mo na lang? Pero ganun na lang ba talaga kadali? Kung ikaw kaya ang lokohin ng paulit-ulit, ang saktan ng paulit-ulit, eh kung ang mahal mo sa buhay ang saktan, kung patuloy kang siraan, kung ayaw kang tigilan. O, diba? Gusto mong sumabog at magsabi ng mga masamang mga words! No one actually has the right to run down someone's pain as if it's easy. Maging sensitive din tayo. But I hope this will make sense. So listen. Kung hindi ka pa handang magpatawad, huwag mo munang pilitin ang sarili mo, ha? Idulog mo yan palagi sa panalangin at hayaan mo nga ang Diyos ang magbago ng puso mo. Pero huwag na huwag kang gagante. Dahil pag ginawa mo yan, talo ka na. The enemy's role is to bring out the worst in you para mas lumaki ang gulo. So don't avenge yourself and don't stoop down to the offender's level. Let God serve justice, then smile and make them wonder why. Continue! Kahit walang thank you. Willing ka naman, gusto mo naman talagang tumulong, but there's something about thank you na kahit yun lang sana marinig mo. Kuya, kuya, palimus po! Ito, alright! Thank you, ha! Ah, tol, pahiram naman ako ng damit, oh. Sure, tol! Ito, ito na, tol! Sorry, inabot ng isang buwan, ha! Next time ulit! Galing! Sana nag-thank you ka muna! My friend, patulong naman ako sa paggawa ng project! No problem! Ito, ayan! Medyo hindi lang malinis, pero okay na to. Ay, nakakahiya naman. Salamat, ha? Salamat! Alam mo, ganun talaga. Minsan na-appreciate naman nila, pero hindi sila kasing expressive ng iba. Huwag kang mag-alala. Ang Diyos ang nakakakita at sure ako na-appreciate ka niya. At siya ang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Because the good things you do to others are the same things you do to Him. At ikaw na nanonood, be the first to express appreciation before you demand for it. Hindi nakakawala ng pagkatao. Maniwala ka sa akin. And do not forget, give thanks to the Lord. Don't please everybody. Alam mo kung bakit ka nasasaktan? Alam mo kung bakit ka nahihirapan? Because you are becoming too concerned about what other people will tell you. I'm not saying being careful with your words and actions is wrong, but when you become too cautious about what people will say, ikaw din ang nasasakal. Remember this, kahit ang pinaka-cute may basher, kahit ang pinaka-magaling may basher, kahit ang pinaka-mabait may basher. Bakit? Bakit, Kuya Eddie? Dahil kahit gumawa ka ng tama at mabuti, may mga taong ang trabaho ay humanap ng pagkakamali ng iba pang tao. Here's the thing, as long as you are doing the things you love to do and the right things to do, continue. Because at the end of our journey, it's not about us and the people, it's about us and God. So pray to Him, seek Him, and ask Him, Lord, ano ba ang gusto mong ipagawa sa akin? Yun ang masunod sa buhay ko. Because the one who does the will of God lives forever. God bless you. Akala ko ba ako ang mahal mo? Bakit sa kanya ka nag-open ang problema? Ako jowa mo, uy! Remind lang kita! Bakit sila ang kasama mong kumain? May bago ka ng barkada? Bakit nag-travel kayong hindi ako inaaya? Mukha ba akong walang pera? Bakit sa kanya ka nang hingi ng tulong? Ah, oh yes! Kaibigan mo ako! Kaibigan mo lang ako! And I'm so wrong to make the biggest mistake of falling in love with my best friend! Eh di sana mag-isa ka na lang na nag-exist sa buhay niya. Kaso hindi, meron siyang kapamilya, kapuso, kamag-anak, katrabaho, classmate, kabarkada. Meaning, hindi lang sa'yo umiikot ang buhay niya. Huwag mong ikulong ang isang tao sa buhay mo dahil hindi sa lahat ng pagkakataon ikaw ang kailangan niya. Maghahanap yan ng ibang makakasama sa kainan, tawanan, iyakan, palakasan o kung ano paman. Huwag mong tanggalin ang buhay na meron siya nung panahong wala ka pa. But one thing is for sure, in every season, we need God. So before you go to anyone else, seek God first. Anong oras na? Chismisan na! Isa daw sa mga paboritong gawain ng friend mo, ang pag-usapan ng buhay ng ibang tao. Uy, alam niyo ba yung nangyari sa kapitbahay? Nag-away-away! Uy, kilala niyo ba si ganito? Nabuntis daw si ganyan! Uy, action ka pa eh! Uy, nabalitaan niyo na ba? Uy, narinig niyo na ba? Announcement habang wala pa siya! Pero tandaan! Marami ang namamatay sa maling akala! Chismis pa more! Alam mo, itigil mo na yan. Ikinayaman mo ba yan? Naabala na yung oras mo nang himasok ka pa ng buhay ng ibang tao. Huwag nang magpalusot!
Kung kwentuhan lang talaga, hindi nyo itatago sa kanya. Hindi nyo pag-uusapan sa likod nila. Kung sa'yo gawin yan, okay lang ba? Kita mo nang gigil ka? Gigil din ako sa'yo, ha? If you wish to have a peaceful life, then mind your own business. Unless they will ask help from you, let us choose to speak life than to break spirit and heart. Tama na. Tama na! May new video tayo! Handa na ba kayo? Tinatamad pa ako. Wala pa akong natatapos na requirements para sa school. Hindi kasi ako kasing talino ng iba. Wala pa akong nagagawa para sa deadline sa work. Hindi kasi ako kasing galing ng iba. Wala kaming kahit konting ipon. Hindi kasi kami kasing yaman ng iba. It's unfair! Alam mo, naiintindihan kita. Pero alam mo rin ba na minsan, o madalas, hindi ang sitwasyon mo ang pumipigil sa'yo, kundi ang katamaran mo? Listen. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. I have seen not so intelligent people, not so talented and not so rich, but they ended up being successful because of their hard work. What if your bright future starts when your excuses end? Remember, faith without work is dead, so don't just dream. Wake up and make that a reality. Kaya mo yan. Tinatamad ka lang.